meron akong kilalang pwedeng tumulong sa atin. Sino? Si Tiagong Dulas. Emilio! Salamat, ha! Ito, sukle! Pagto! Halika na! Ready! Patawarin niyo ako. Kung wala, kailangan kong umalis nang hindi nagpapahalap sa'yo. Pero kailangan ko itong gawin eh. Sa Tarlac, sa pagkakaalam ko huling namataan malapit sa bundok kulong-kulong si Tiagong Dulas. Kuya, may inaanap ko siya akong tao eh. Tiagong Dulas. Kilala mo ba? Tatoy, tara na. Alis na tayo. Bakit magkasamang aalis si na Romana at Elias? Saan sila pupunta? Saan ba talaga tayo pupunta, Romana? Sa Tarlac, sa pagkakaalam ko huling namataan malapit sa bundok kulong-kulong si Tiagong Dulas. Nay, magandang araw. Pwede ko ba magtanong? May kilala ko ba kayo ditong Tiagong Dulas? Pasensya na po, Gil. Wala ko kilalang ganyan. Sige, maraming salamat. Ano ba, ma'am? Isang bibingka nga, ha? 20 pesos lang ba, ma'am? Kuya, may inaanap kasi akong tao, eh. Tiagong Dulas. Kilala mo ba? Eh, wala po. Sige po, ma'am. Thank you po. Salamat. Baka sa loob. Mga parakata yun, ha? Di kaya, baka mga tauhan ni Don Emilio. Uy, huwag ka maingay. Baka marinig ka. Uy, may 40 pesos po. Gusto niya po? Oh, sige! Iyak-iyak yun na dito yan!
Bilisan niyo naman, baka mainip si Manong. Manong! Manong Emilio! Ano yan? Eto. May regalo ko sa'yo. Ayan, ayan. Ayan! Ayan. Sino yan? Tao yan, ni Tiagong Dulas. Nahuli namin kanina. Kaya lang hanggang ngayon, hindi ko makakanta eh. Kahit anong pahirap ang gawin namin. Ganun ba? Ay. Sabihin mo nga sa akin. Ano ba ang meron ng Tiagong Dulas na yan, ha? Parang hindi nyo kaya ilaglag. Para kayong mga panatiko na humihimot sa mga paa niya. Sagot! May puso si Tiago para sa aming mga mahihirap. Hindi siya katulad mo na dinudyos ang pera. Ah, ganun, ha? Sige. Titingnan natin, ha? Kung hanggang saan ang tigas mo. Komando. Pasyal mo na yan. Pasyal? Pasyal. Oo. Pasyal nyo! Pasyal natin! Sige. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga to pinapaupahan. Pero tingin ko sa inyo, kailangan nyo ng matutuluyan. Sige, dumito muna kayo. Maraming salamat to, sir. Sir, huwag pasensya nyo na tuwing bahay namin. Sige, yan muna kayo. Kayo nang bahala sa bahay ko, ha? Totoy, may duda ako sa mga tao dito. Makaramdam ko, kilala nila si Tiagong Dulas. Ayaw lang nila magsalita. Huwag na muna natin isipin. Masok na muna tayo sa loob. Pachal, pachal! Pachal, pachal! Ray! Ano? Nasasalita ka na? Ilang kilometro yung pasyal niyan! Pasyal niyan! Ayaw mo magsalita eh! Mukhang nabiti na ata eh. Nabiti? Ikot yung ulit! Pasyal niyo ulit! Pasyal niyo ulit, please! Sige, sige, sige! Nasasalita ka na? Yung anak ni Tiagong Dulas sa Zilando. Tuwing linggo, naikipagkita sa mga magsasaka sa palengke. Para pabigay ng mga pagkain. Hmm.
Yun naman pala eh. Sasalita ka lang pala. Papahirap mo pa sarili mo. Dali niyo sa akin yung landon na yan. Tingnan natin ngayon ang dulas ni Tiago. Yung nasa atin ng anak niya. Ha? Linisin niyo nun. Mabuti pa siguro kung dito na ako sa iyong matulog. May banig naman dyan para dito ka sa kama. Bakit? Ayaw mo ba akong katabi? May magagalit ba? Wala naman. Pero siyempre, gusto ko lang na komportable ka. Alam mo, Totoy. Alam ko naman na mabait ka sa mga babae. Pero ibahin mo ako sa lahat ng babaeng kilala mo. Kaya ko yung sarili ko. Huwag mo akong alalahanin. Oh, maligo ka na. Amoy pawis ka na eh. Hindi bagay sa itsura mo. Sige. Ano pa hinihintay mo? Ay, Alma. Hindi pa ako ba umuwi si Elias? Hindi pa. Hindi rin ba nagpaalam sa'yo, Banet? Kagabi lang po nakita ko silang umalis ni Romana. Sakay po ng mga motor nila. Ha? Diyos ko, isan po punta yung dalawang yun? Baka mapahamak sila. At sa gusto mo, mamamatay na ngayon si Elias. Sinabi ko nang walang nanggagalaw kay Elias. Kinikilala mong Carlos Legazpi. Siya ang tunay mong ama. Katugo ko! Kapatid ko pumatay sa pamilya ko! Tatay ko lang yung sindikato! Alam, Black Rider. Bakit na Elias yun ah? Elias! Huwag na muna, Elias. Patuloy ka lang sa biyahe mo. Anong ibig mo sabihin, Commander? Ikang titigay. Nanganig ka lang sa Diyos. Di kanya papabayan. Please! Sige, subukan mo. Sino kayo? Bakit hinahanap si Tiagong Dulas? Makakaaway ba kayo? Sandali. Hindi
kami kaaway. May kailangan lang kami malaman sa kanya. Anong pakay niyo sa kanya? May kailangan mo malaman tungkol sa Golden Scorpion. Hindi ka na natutulog. Matulog ka naman kahit isang oras. Ako na munang bahala rito. Ganun din naman. Hindi rin ako makakatulog kakaisip ko anong nangyari sa anak. Nadamay lang naman si Angie. Nalaman-laman ko lang kung sino pinuntirin ang mga taong pumunta rito sa palangga. Humanda sila sa akin. Hindi ko sila titigilan. Nahanap niyo daw. Bakit niyo alamin sa sindikato? Malaki ang utang sa akin ng Golden Scorpion. Impormasyon. Impormasyon lang kailangan namin sa Tiago. At alam namin na alam mo kung saan matatagpuan ang Isla Alactan. At kung paano makakapunta doon. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Alam niyo, nung umalis ako sa sindikato, pinangako ko na sa sarili ko na gagawa ko ng lahat ng kabutihan para pagbayaran lahat ng kasamaan na gawa ko. Kaya inubos ko lahat ng buhay ko upang pagnakawan ng mga mayayaman ang maibigay sa mga mahihirap at sa mga gawain ko nyo. Nabuo ko ang grupo nito. Kaya hindi ko ilalagay sa alanganin ang buhay nila para tulungan lang kayo. Pero papaano mga inosenteng buhay na damay ng sindikato? Hindi ba mahalaga rin buhay nila? Hindi nyo kaya si Edgardo. At hindi ko kayo tutulungan. Siya nga pala. Madilim na. Dito na kayo matulog. Delikado dyan sa labas. Marami kaming kaaway. Bukas, pagkagising nyo, umalis kayo agad. Dahil ayaw ko makita ng pagmumukha niyo.
Magandang umaga ho. Pagkain po galing kay Tiagong Dulas. Salamat po. Thank you. Ito kayo. Hey. Itong pamigay po namin, pagkain at mga delato. Salamat sa inyo, Landu. Hulog ka ng langit ng tatay mo sa amin. Dalawa yung ginauna. Ay. Ate, konting tulo na po. Ito, para sa inyo. Tienda mamayang gabi. Hinihintay siya doon ni Manong Emilio. Kapag hindi siya nagpunta, totodasin namin ang anak niya. Ayaw kayo! Sabihin mo yan! Stop! 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 Sabihin niya yan! Adreso! Gani! Gani! Tiago! Tiago! Bakit? Uy! Ano nangyari? Dali natin siya sa ospital sa bayan! Tiago! Hawak ni Manong Emilio si Lando. Sa asyenda, Milan. Tiago, kaya namin lumaban. Tutulong kami. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Kayo, ayusin niyo ang bangkay ni Andresa. Opo! Sige na. Let's go! Maya-maya, susugod na dito tatay mo kasama taon nyo. Ayok ka! Kahit maubos namin kayong lahat, kulang pa rin yun sa laki ng atraso niyo sa akin. Napakatagal na panahon. Niloko niyo ako, ginagago, ninakawan? Ha? Kapag naningil ang mga magsasakang ninape mo, at inagawan mo ng lupa! Kulang din nakabayaran ang lubuhay mo! Sasagot ka pa talaga, no? Ang tapang mo! Nakatali lang ako! Ha? Kapag hindi nabating tatay mo, ha? Ikaw papatayin ko. Ay, tingnan mo yan? Ha? Pakawalan mo ako! Emilio! Ilabas mo ngayon ako! Emilio! Emilio! Talaga, P.
pinaghandaan ko pagdating mo, Tiagong Dulas! I'm on my way to the Senate hearing. Finally, makakaharap ko na si General Policarpio. Aalamin ko sa kanya kung sino ang mga miyembro at leader ng sinasabi niyang grupong yun. Scorpion at nagbagong buhay ay dahil hindi mo na basigmura ang kasama ni Edgardo. Tiagong Dulas, hindi mo magugustuhin kung sakaling mawala sa mundong to ang isang katulad niya.